Timberwolves handa na bukas para sa Lakers. Sino kaya ang mananalo? Sila din daw ang nanalo sa malaking trade laban sa New York Knicks ayon kay Brian Windhorst. Timberwolves won this trade. So ito na nga mga idol, Lakers versus Timberwolves preseason game bukas na ng umaga. While makukonsider pa rin naman na maglalaro sila sa home court ng Lakers, ibang court nga lang. Ito ay ang Acrisure Arena na located pa rin sa loob ng California. Malaki ang pinagbago ngayon ng Wolves dahil sa trade na kanilang ginawa. Randle, DiVincenzo, kapalit kay Karl Anthony Towns. Nung nakaraang season, dominated ng Wolves ang Lakers at nagtapos ang kanilang regular season sa 3-1 win-lose record standing. Sa apat na pagtutos nila ay tatlong beses nilang pinatumba ang team ni LeBron. Pero with Karl Anthony Towns pa yun, di natin masasabi kung mauulit nila dahil nga sa changes na kanilang ginawa. Ayon sa mga posts ng Wolves, ay dumating na sila sa California para sa paparating nilang preseason game. No snacks. Well, based din sa sinabi ni Brian Windhorst, panalo daw sa trade ang Minnesota. Naging well-balanced daw ang kanilang lineup. Kahit tayong mga normal ay masasabi din nating mukhang panalo nga ang Wolves sa trade na kanilang ginawa. Si Randle ay nag-average ng 24 points, 9.2 rebounds at 5 assists sa huling season at 15.5 points per game naman, 3.7 rebounds at 2.7 assists para kay Dante DiVincenzo. Nadagdagan ng elite scorer ang second unit ng Wolves dahil sa kanya. Ang huling season, ang pinakamagandang season ni DiVincenzo. Kumbaga pinakamainit na season na niya yun. Kasi malaki ang chemistry niya sa kanyang mga kakampi na sina Bronson at Josh Hart. Gawa nga, nung magkakampi na sila dati nung nasa Villanova pa sila. Kaya napakalungkot para sa kanya ang mahiwalay sa kanila. Habang si Towns ay nag-a-average naman ng 21.8 points, 8.3 rebounds at 3 assists per game versus 24 points per game ni Randle at 15.5 points per game ni DiVincenzo. Sino sa tingin nyo ang panalo? Sa bagay, hindi rin naman basehan ang kanilang mga points per game. Yun ay kung papaano sila magkakaroon ng chemistry sa court. Isa na din yun. Ang advantage lang kasi ni Towns ay isang 7-footer siya na magaling sa 3-point shot. Si Randle nakalista din bilang questionable laban sa Lakers. Nagkaroon ito ng surgery sa right shoulder noong April at 5 months ang kanyang time re-evaluation. Pero sana makita natin siya maglaro bukas since lagpas naman na ng 5 months mula nung surgery niya. Probably may connection din kung bakit nasabi ni Anthony Edwards sa isang interview na kaya niyang maging MVP. Sinabi niyang, "I am going for it. Very confident." Ito ay dahil advantage niya ang bagong season sa pagkawala ng kanilang second scorer na si Towns. At siguradong tataas ang kanyang NBA stats. Tingnan na lang natin. Sa Purple and Gold, dalawang key players naman ang sinasabing hindi makakalaro. Si Vanderbilt na may foot injury at si Christian Wood na may knee injury. Pati nga si Cam Reddish wala pa ding klaro kung makakalaro bukas. Rebound, Davis quickly ahead, LeBron for three, got it! No, they're calling it a two. It is a two, they will...